Opo, kakain na naman ako, gagastos na naman ako, pero hindi naman ako tumataba. Hi, ako lang to and welcome or welcome back to my channel na naman nga, no? And nakikita niyo naman dyan sa baba ko anong gagawin ko ngayong araw. So I will be doing another food review na naman, no? And kanina kasing umaga, nanonood daw ng matiwasay sa YouTube. Tapos, may isang demon na nagchat sa akin, may isang demon na nagchat sa messenger ko. Sabi, Kuya Jacob, Kuya Cobb, try mo to, promise, ang sarap, sobra, umorder ka na ngayon na. Mukha ba akong nagtatay ng pera? So yun nga, kanina nga, yung nagchat sa akin si Bianca Damile, shoutout sa'yo Bianca. And pinapatry niya nga sa akin yung bago ng McDo. And sabi ko, ibablog ko na lang para hindi sayang yung pera ko at kakainin ko lang. So yun nga, ibablog ko na lang para may content din ako sa YouTube. So maraming salamat sa'yo Bianca, shoutout sa'yo, I love you. So yun nga po, kanina nung nagchat nga si Bianca sa akin, doon ko lang actually nalaman na may bago pala ang McDo, which is yun nga, yung spicy McNuggets at may kasama din siyang shake na with a choice of either chocolate or strawberry. So yun nga, kanina nung chinat nga ako ni Bianca, chinay ko na agad sa Foodpanda if available na po siya. So available lang nga po siya sa Foodpanda and available din po siya sa mismo McDo, of course, sa dine-in, take-out, drive-thru, pick up, and sa Mac delivery app nila and sa mga iba pang food delivery apps such as Foodpanda kung saan ako nagpa-deliver ngayon and pati sa GrabFood. So yun nga po, speaking of Foodpanda, dun po ako actually lagi nagpapa-deliver kasi wala po silang delivery charge and nagbibigay po sila ng mga discounts, like actually umaabot siya up to 50% and more. So yun nga, ano pang inaantay mo? Mag-install ka na ng Foodpanda and kung ayaw mo, edi wag. So yun nga po, in order ko nga po sa McDo is yung spicy McNuggets, tapos combo kasi siya and may kasama siyang shake, and ang in order kong shake is yung strawberry. So yun nga po, antayin na nga lang po natin dumating kasi nag-pre-order ako kanina sa Foodpanda and time check, it's already 3:20 PM and dadating po siya mga 3:30 PM. So yun nga po, antayin na lang po natin kasi syempre sanay naman tayo nag-aantay, diba? Charot! So yun nga po, kapag dumating na nga yung pagkain ko, magkakaroon nga na tayo ng food review and i-judge ko yung mga pagkain ko from 1 being Kadiri and 10 being Grabe, sobrang sarap. And yun, antayin muna natin kasi nag-notif na rin yung driver na malapit natin po siya sa bahay. So yun nga, antayin muna natin and yun. A few moments later. So yun nga po, andito na nga po yung pinadeliver natin sa McDo, no? Ito na nga po ang shake natin, ang strawberry shake. So bali medium size ata siguro to. Tapos ito nga po, ang laman po nito ay ang spicy McNuggets. So yun nga po, before po natin sila buksan muna ay huwag kakalimutan gumamit ng alcohol. Kapag nagpapa-deliver po kayo, huwag nyo po laging kakalimutan gumamit ng alcohol bago nyo po siya buksan or bago nyo siya i-consume para po malinis po tayo and para safe, kahit safe naman yung pagde-deliver ng mga delivery guys sa Foodpanda. Syempre, kailangan pa rin natin maging safe, gumamit pa rin tayo ng alcohol or maghugas ng kamay bago po natin i-consume ang mga pagkain na pinapa-deliver natin. So yun nga po, mag-unboxing na po tayo. Wow, unboxing! So, titignan na nga po natin ang itsura ng... Ano ba ito? Nasira ako na yung paper bag. Napakatibay naman na itong tape nyo, McDo. So, ito, ang cute niya. Ang cute na lalagyanan niya. Ito po yung nuggets. Ito po yung packaging niya. So, bali, ayan. Parang kapareha siya actually nung McSpicy. Tapos, ito. Spicy McNuggets naman. Spicy Chicken McNuggets yung po yung nakalagay siya. So, bali, maganda po yung packaging niya. Grabe. So, 10 over 10 para sa packaging ng Spicy McNuggets. Grabe, napakaangas naman ng McDo. So, yun nga po. Bubuksan na nga po natin ang Spicy Chicken McNuggets natin. And, ito na nga po. Big revelation. Bubuksan na nga po natin. Oh my God! Grabe, ang sarap mo naman. So, bale, ito po siya. So, bale, 6 pieces po ang laman. And I think dun sa classic McNuggets nila is 6 pieces rin. Pero hindi kasi ako umu-order nun kapag ako lang mag-isa. Kasi napakamahal. Kala mo naman may ginto sa loob. And yun nga, I think parehas lang din ata na lasa. Tapos maanghang lang to. Duh. Tapos, meron din po siyang kasamang sauce, of course. Yung classic McNuggets sauce. And ito po siya, like parang... Yun, parang normal na sauce lang.
So yun nga po, bago po natin kainin, syempre bubuksan po muna natin yung sauce kasi 'di ba, malay mo mas masarap kapag may sauce. And yun nga, buksan po muna natin. Napakahirap kamo na ito laging buksan. Like kapag nag-order ako ng hotcake tapos yung syrup nila, kasi ganito rin yung packaging ng syrup nila. Tapos napakahirap kamo buksan, parang ayaw magpakain, ito yung maganda mo. So yun nga, ito na nga po, nakabuksan po siya. Ayan po yung itsura sa loob, barbecue sauce. And ito na nga po, titikman na nga po natin kung ano nga ba lasa na itong nuggets na to. So yun nga po, titikman na nga po natin. Pero wala muna ang sauce, titikman muna ako ng walang sauce kasi baka malay mo masarap na siya without even the sauce. So yun nga po, titikman na nga po natin, dami ko pa sinasabi. So yun nga, yung itsura niya, maayos naman, mukha namang katakam-takam. So titikman na nga po natin. Lasang nuggets. So yun nga, actually masarap siya. So yun nga, kalasa niya lang din yung McNuggets, pero maanghang kasi yung like coating niya, yun yung nagpapaanghang sa kanya syempre. Kasi pansinin niyo yung coating niya, merong parang may mga green or red, whatever, ganun sa coating niya. So bale, yun nga, masarap siya actually. Masarap siya. Kung lasa niya, kung i-rate ko siya, siguro mga wala pang sauce ha. Kapag wala pang sauce, i-rate ko na siya siguro mga 8 over 10, ganun. Kasi, wala, normal lang. Lasang nuggets, is maanghang. Diba? Pero masarap siya actually. Masarap siya i-pair sa fries, masarap siya i-pair sa kanin, ganyan. Masarap siya itself. So, yun nga. Yun. So yun nga po, try na nga po natin ngayon, i-dip naman siya sa sauce if it makes a difference nga naman. So yun, pero syempre may difference siya of course. So yun nga po, nakadip na nga po siya sa sauce and... Grabe, solid! 10 over 10 kapag may sauce. Syempre hindi siya gaano kasarapan kapag wala sauce, di ba? Kasi yun sauce, syempre, yun yung nagbibigay sarap. Kung kahit saan naman, kapag may sauce na binigay, syempre mas masarap siya kapag may sauce. And, yun, promise, masarap. Yun nga, kain pa tayo. Kasi sobra sarap talaga, promise. Kapag, lalo na kapag may sauce. Kung ako sa inyo, bumibili na ako ngayon. Nagfo-food panda na ako ngayon. Sinisa ka na sa food panda. Solid, promise, sarap. Mas masarap siya kung bibili ka pa ng fries. Gastos ka lang, sige lang. Tapos bibili ka pa ng kanin. Pero huwag ka bumili ng kanin, magsayang ka na lang. Pero bili ka ng fries kasi masarap kung may fries ka na may kanin ka pa. Diba masarap? So yun nga po ngayon, itatry na nga po natin yung strawberry shake na in-order natin. So medium size nga po ata to. So grabe naman tong tape na to. So yun, tatry na nga po natin siya, no? So papakita ko sa inyo kung ano yung tsura ng loob. Medyo hindi na siya, medyo liquidy na siya. As in, hindi na siya mukhang shake masyado kasi natunaw na kakakain ko ng nuggets. So bali, ayan po yung itsura niya. Malabnaw na. Pero titikman natin, syempre masarap pa rin niya, diba? Bali mo, hindi pala masarap. Hindi ko alam, pero titikman na nga natin, no? So yun nga po, itong strawberry shake, meron po siyang like actual mga strawberry bits na makikita kapag inahon mo. Meron kang makikita talaga mga strawberry bits. Tapos, as in like maliliit lang, hindi naman grabe yung sobrang malaking strawberry. So bale, yun nga, titikman na nga natin, dami ko ba sinasabi. Lasang tempra. So bale, yun nga, hindi kasi ako actually mahilig sa strawberry. Actually, hindi ako umiinom ng mga strawberry drink or kung ano man na lasang strawberry. And siguro kung strawberry lover ka, ma-enjoy mo siya, siguro. And hindi ko kasi alam kung ano i-expect kong lasa kasi, yun nga, hindi naman ako nainom ng mga strawberry or kung ano man. So, actually masarap naman siya. Kung i-rate ko yung lasa niya, siguro mga around
7 over 10. Para sa akin, ha? Para sa akin, I know it will be different to other people. Kasi nga, magkakaiba tayo ng panlasa. And hindi naman kasi ako actually umu-order ng mga strawberry ganito. Kaya 7 lang para sa akin. And pero okay lang, consumable naman siya. So bali ang boblocks ko kasi sa tinagal-tagal na itong vlog na to, hindi ko pa nasasabi sa inyo kung magkano ba itong mga pinagbibili ko. So bali, ano po siya, 179 kasi yung nakalagay dito. Yung spicy McNuggets with shake, 179. Tapos may additional pa siya na 20 dun sa strawberry shake. So siguro, I think, dun sa 179, spicy McNuggets with shake, pero regular lang. Ito kasi, like, diba nga, medium size nga. So bali yun nga siguro yung additional na 20 pesos. So 199 pesos po lahat nung in-order ko dito ngayon. And para sa price niya, siguro i-rate ko siya siguro mga 7 over 10 kasi parang, pero understandable naman kasi na mahal naman talaga yung chicken nuggets, like from the start mahal naman na talaga yung chicken nuggets na McDo. And dito sa shake siguro, sige na nga, mga 8 na lang. Mga 8 na lang, rate natin siguro mga 8 para dun sa price na itong mga to. And kasi masarap naman yung actually nuggets, like sobrang sarap, solid naman. Worth it naman paggastusan. Kung bibili ka na ganito tapos kain ka sa bahay, kung may kanin ka naman sa bahay, worth it siya paggastusan. Pero kung sa labas, tapos kung ito lang itself, parang hindi masyadong worth it. Pero ewan ko, kasi parang hindi ka naman masyado mabubusog agad dito. Tapos 6 pieces lang actually yung nuggets. Eh, pwede mo nga siya i-consume within 3 minutes lang. Eh, kung gutom ka talaga, diba? So, yun. So, ito nga lang po ang food review ko po para sa araw na ito. So, bali kapag nag-order po kayo na ito sa McDo or sa Foodpanda or sa GrabFood, kung ano man, meron din po dun mga iba pang options, like kung gusto mo siya may kasama may fries, kung gusto mo siya may kasama may rice, and hindi din po siya pwedeng may 6 pieces, meron din po dun mga 20 pieces, ganun, if gusto mo talaga na marami. And ito po kasi in order ko is combo po yung tawag, which is 6 piece nuggets, tas may kasamang shake, which is 179 pesos. And ito po in order ko is 199 pesos, pero medium po yung shake dun po sa combo na 179, regular lang po yung shake. So yun nga po, with a choice of either chocolate or strawberry. So yun. Kung nagustuhan mo nga itong video na to, please leave a thumbs up. Kung ayaw mo itong video na to, wala akong pakialam sa'yo. Kung first video mo pa lang ito na napanood sa aking channel, please subscribe. Subscribe lang, idamot mo naman. Enter na the notification bell para updated ka kung magpo-post mo na ako ng mga bago kong videos. So yun nga, ito nga lang po para sa araw na ito. So kakainin ko na nga ito ng matiwasay. And mag-ingat na po kayo lagi. And stay indoors, magpa-deliver na lang. And huwag na po palabas-labas kasi dumadami na po lalo ang COVID cases. And yun nga po, stay safe sa inyo lahat. And laging inom na tubig. 40 in my right car, business change, yeah, I like, I ain't noticed. Getting money, nigga, that my main focus. So bali, isang piraso na lang po natitira sa nuggets ko. So bali, nugget na lang siya. And gusto ko siya tipirin. Siguro mga 5 araw ko pa ito kakainin. Kasi sobrang sarap talaga, grabe. So